Mukhang madali namang nakarecover si Paolo Contis sa pagkawala ng noontime show nilang Tahanang Pinakamasaya. Base sa isang panayam kay Paolo, parang wala nang sama ng loob o negative feeling ang aktor TV host mula nang tanggalin sa ereyang ipinalit ng GMA7 sa Itbulaga na Tahanang Pinakamasaya. Matatanda ang tuluyan ng nagpaalam sa Kapuso Network ang programa ng Tape Incorporated noong March 7 na pinangungunahan ni na Paolo, Isko, Buboy Villar at iba pang Kapuso stars. Sinundan nga ito ng historical na pagsasanib-pwersa ng ABS-CBN at GMA para sa pagpapalabas ng It's Showtime sa Kapuso Network noong March 20, 2024. Sabi ni Paolo sa panayam ng 24 oras, game na game siyang mag-guest sa It's Showtime kung mabibigyan siya ng chance. Oo, work is work and I'm very happy na meron silang lugar, say ng aktor. Payag din siyang makipag-collaborate sa mga host ng It's Showtime. Lahat ng mga host, alam ko, kaibigan ko naman sila, kaibigan ko karamihan sa kanila, si Oge Alcacid, si Vice Ganda. I'm very close to Vong Navarro, so lahat naman yan, very open tayo, sabi pa ni Pao. Nauna nang itinanggi ni Paolo na may sama siya ng loob sa GMA7, tulad ng mga naglalabasang chika. Sa presko ng Best Day Ever campaign ng Kapuso Network ay natanong siya kung ano ang kanyang birthday wish. Samantalang tila walang reaksyon si Vice Ganda sa mga naging pahayag na ito ni Paolo Contis. Open naman si Vice na i-welcome ang mga Kapuso stars sa noontime show. Pero bilang isa sa mga head ay si Vice pa din ang masusunod kung sino ang host na gugustuhin nito na mapabilang sa nasabing show.